ating matalino. Natandaan po natin ang Diyos ay Diyos ng kataas-taasan na makapangyarihan sa lahat na hindi maaaring ipantay yung ating kaisipan sa Kanya dahil yung Kanyang ang kaisipan ay mas mataas kaysa sa atin. Ano ho? Yung tanong ni Brad Doming nung nakaraan tungkol doon sa age gap between John and Jesus, makikita po natin yan, makukuha natin dito sa Lucas, tingnan po natin, hindi binigay kasi yung date kundi a few reference points lamang ang ipinakita ng banal na kasulatan. Sa Lucas chapter 1 verse 24, makikita po natin dito yung binabanggit, 1:24 ng Luke, ang sabi po ay ganito, at pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth at siya'y lumikpit ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw na ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao. So dito pa lang, mapapansin natin meron ng 5 months na nagdadalang tao itong si Elizabeth. At pagdating doon sa kasunod na talata, sa verse 26, pansinin po natin, nang ika-6 na buwan, ayun na, noong 6th month, ngay sinubo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, nganay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa, sa isang lalaki na ang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. So dito sa 6 months, kakausapin pa lang, itong si Maria, pero itong si Elizabeth ay nagdadalang tao na ng 5 buwan. So ahead ng 5 months, yung itong si Elizabeth dito sa ating Panginoong Yesus, pero kung mapapansin natin, doon sa lumipas na mga talata, sa verse 56, pansinin po natin, ay ganito naman ang nakalagay, sa Lucas pa rin po, 1:56. At si Maria ay natira kasama niya na may 3 buwan. Tatlong buwan ang malaki yung kanyang tiyan, at umuwi sa kanyang bahay. Verse 57, naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nanganak ng isang lalaki. So, di ba, kita-kita, ikaw na mag-analyze po kung ano yung nais ipakita dito ng banal na kasulatan, kung ano yung age gap ng dalawa na ito. Pero, makikita po natin na hindi binigyan ng tamang date o eksaktong date sapagkat hindi nakapokus doon kundi yung tinatawag na pangyayari, ano ba ang mensahe ng tagapagligtas na ito at bakit siya kinakailangang dumaan pa sa pagiging tao, hindi ba pwedeng isang ganun na lang? So maging malinaw yung bawat pangyayari sa atin na naisulat sa banal na kasulatan na kung ano yung nakasulat, kumbaga hanggang doon lang yung kayang nating abutin, tayo na yung mag-isip. Nung tinalakay ko po si Melchizedek, mayroong isa akong kamag-anak na ang sabi, ito daw si Melchizedek at si Jesus ay iisa. Inanapan ko siya ang talaka. Kasi di ba, yung tinalakay natin, si Melchizedek walang talaan ng lahi, walang nanay, walang tatay, baka naman walang birth certificate, eh walang pinagmula. Etong si Jesus ay ganun din. So, pumapasok sa logic, sa kanyang kaisipan, iisa ito. Dahil si Melchizedek at si Jesus ay isa, mahirap yung gano'n. Ano? Kasi wala namang talata na makikita. Bakit? Tingnan po natin sa John chapter 20, verse 30 hanggang 31. Ano? Maglalaro na lang sa isip natin yun, pero yun nga sinasabi natin, sapat na tayong makapanampalataya dito sa mga bagay na nakasulat. Kasi hindi naman lahat nakasulat. Ito ang isang halimbawa. John chapter 20, verse 30 hanggang 31. Pansinin po natin. Ang sabi po ay ganito, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad. So gumawa siya na hindi na masusulat sa aklat na ito. Pansinin natin, merong may nakasulat na hindi nakasulat. Bakit? Sa verse 31, ngunit ang mga ito ay nakasulat upang ano? Upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Meron talagang mga hindi nakatala na mga isinulat na bagay sapagkat makikita natin yung mensahe ng nakasulat sapat na para tayo ay sumampalataya. Doon naman sa
contradiction ng nakaraan. Kasi kung mapapansin nyo, pinakita natin dito si Zacharias at si Elizabeth ay kapwa matupid sa harap ng Diyos. Meron bang nakasulat na si Jose o si Maria ay parehong matupid? Ano? Kasi nandun ako nakapokus sa Lucas, pero may nakasulat dito sa Matthew. Pasinin po natin. Kaya nga yung salitang sila'y kinalugdan ng Diyos. Bakit kinalugdan? Dahil sa pananampalataya, dahil sa sila ay matuwid o kapwa matuwid sa harap ng Panginoon. Dito po sa Matthew, pasinin po natin, chapter 1, verse 18 hanggang 25, nakalagay ang ganitong sinasabi ng banal na kasulatan. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, verse 18 po, nang si Maria ang kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose bago sila magsama, ay nasumpungan siya'y nagdadalang tao. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo.